Hello, hello, good morning from here in Ottawa. It's a bright and sunny day at harap namin yung parking area. I mean, dili ba? Nag-order kami ng food tsaka mga other groceries para sa mga quick snacks natin. And orange juice, tas beer din. Pero zero alcohol yan. Hi, good morning. Kape-kape po muna tayo, guys. Kasi they want to make sure that you really do know what you're talking about sa customers. Hindi ka pwedeng pagharap sa kanila na babalik sa mga... Yun siya, it's our second day nandito sa ano. Chismis muna kami. It's a bright and sunny day. It's a beautiful day to be alive. So, see you later muna. Tapos ikaw muna yung kape. Kasi yung mga ano natin dyan, mga pores. So medyo pagod ako lupas na kakapagod yung mga customers. Pero kasi may enjoy ko. So masaya din ako dun sa work. Tulaban lang tayo ha. And we are now on our day 2 dito sa Ottawa. So naglalakad kami ngayon papunta sa aming next destination. Ang closest kasi dito sa amin na place of interest is the Canada War Museum. So tingnan niyo ang lakalikat, ang lawak-lawak ng Ottawa. Marami siyang mga vacant spaces, open spaces for everyone to enjoy kasi some parts of these are owned by the Canadian government. So malala pa din yung kanilang mga roads. Tingnan niyo. And still papasok pa lang ng spring kasi yung mga puno, wala pa mga dahon, ganun. Pero kitang-kita nyo naman ang ganda-ganda, ang lapad-lapad, ang lawak-lawak. Yung part na yan, yan yung lugar, yung medyo downtown area na siya. Papunta na yan sa Parliament Hill. Firefighters Memorial. It's time to go. Ano na sila? Oh, nailay na nila. Oh my God. Ito naman sila. Parang may hinahabol na flight. Nakayabot ka. Habit na nabiyaan ni kahapon. Saan? Sa bus? Yan ang karadag gusto. Ayan, after 20 minutes of walking, nandito na kami sa main entrance ng Canada War Museum. So, may malaking field sa harap niya at parking spaces. At yung mga puno, wala pa rin mga dahon. Pero din ditong lookout kung gusto mong makita yung view ng outside ng Canada War Museum. Tingnan nyo ang ganda ng pagkagawa. Diba? Canadian War Museum. Siyempre, dito, dalawang main language, yung English tsaka French. So, may French version ng every signage. Dito po yung main entrance. And it looks like a very covered area. Parang nasa ano ka talaga. Parang mga Mission Impossible ang drama. Kasi parang hindi mo mahahalata na isa pala itong museum. Ayan, at papasok na kami. Ando na sila sa loob. So, most dito na mga building, dalawa yung doors kasi diba, for protection sa winter. Ganun pa, hindi papasok yung napaka ano na lamig. So, let's go inside and tingnan nyo ang lawak-lawak ng lobby ng Canadian War Museum. So, doon may mga, may theater, may mga gift shops, and if you go straight here, dun ka sa ticket booth. So, may mga guided tours din sila. At some parts are really very well done. Very minimalist yung style niya. Industrial yung pagkagawa ng ano, ng interiors ng building. Very industrial. Yung basic lang, yung parang cemento lang. Cement finish lang siya. Walang pintura and all. Ganon.
diba, very economic siya, but then it's very aesthetic din sa atin. Thank you. At ito na yung ticket natin, so let's go and explore. Yeah. Ayan, so that's the ticket area. And then, yun, mag-itong talaga gaano kalawak yung Canadian War Museum. I really like the lobby of the museum. Kasi tingnan nyo, sa lawak niya, simple lang, pero makikita nyo anong important siya ng lights. So lights play a really very important role para maging maganda yung loob-loob, kalob-looban niya. So may mga lights sa ilalim at sa taas. So may 3D effect siya na nagagawa. So sa ating pananaw, magandang-maganda siya tingnan, di ba? Ayan, so papasok na tayo. But of course, check muna tayo ng tickets. Kung may mga ano ba. Counterfeit. Ayan, so gumagamit din sila ng QR code scanner para confirm po yung mga tickets na ginagamit. Yan po yung mga bagong teknolohiya ngayon that they're using it to ensure that all these tickets are properly accounted for. So ayan, ito yung entrance na bubungad sa atin. Maraming detalye nakalagay dito. A lot of factors that have brought this museum into life. Binubuo po yung museum nito ng apat na mga parte. So yung pang-apat na yung Cold War, yung 1945 up to present. So sa unang pagpasok niyo po, makikita natin yung First War. So ito yung What is War? It's Organized Conflict, Kemeru. Basahin nyo na lang yun. Ito tayo dito kasi si Adam nagbabasa, feeling matalino. Pero matalino naman talaga si Adam. So ito yung naging una. Ito yung mga unang pamilya dito. The First People. O yun na, nabasa nyo na. First People's Warfare. Ito yung mga una, mga sinuunang tao na unang namumuhay dito sa Canada. Sa maraming parte ng Canada. So ayan. And syempre naman, pumasok itong mga eksena ng mga colonizers. Gagaya ng Pilipinas, diba? Yung Pilipinas naman pinangungunahan ng mga Moros, mga Ita, Indonesia, Kamalay. Tapos yun. So the same thing happened here. May mga places sila na talagang Canadian yung effect. Yung pure Canadian. So yun, may Manila, Philippines. So may part din siya ng war ng 1521, mga ganong times pa to. Ewan ko kung naalala nyo pa yung parating ni Magellan, 1521, March 21, charot! Hindi ko na maalala, pero mag-aaral muna tayo! 1759. Oo, one mistake ako dyan. At saka dito, yung mga barko ni Ferdinand Magellan, saka ni Columbus. Charot, yan lang, So, diba, it's a little bit, medyo marami kang malalaman din dito, kasi nga, very rich in history yung lugar na ito, yung War Museum. Ipinapakita niya kung paano naging helpful yung war sa pagdating ng kung ano man ang Canada ngayon. Ayan, so may mga parts na, yan, medyo advanced siya na part kasi may mga burial na. Heavy na yung mga burial-burialan sa kanila, pero sa atin uso pa yung mga aswang tsaka mga ano pa yung mga nagwa-war. Ito naman yung mga eksena ng Vietnam War, parang ganun-ganun din. So may mga interactive ano din sila dito na mga parts kung saan ma-feel mo talaga yung mga pinagagawa nila during the war. Which is I know, 'di ba, mahirap talaga siya. Kasi depende din sa anong kayang mong gawin at saka anong kayang ibigay ng ating gobyerno para sa digmaang ito, charot, digmaan, war. Galing ko na mag-translate. For the char lang yun, hayaan mo na. Yan, may mga baril sila, may mga artilleries na sila, medyo nagrabe na talaga yung mga sandata nila. Tapos yun, dumating tayo sa puntong naging problema na din kasi nasali na yung mga children sa kanilang war. So may mga malalaking heavy talaga. Marami kasing namuno din na tapilit na ino-occupy yung Canada, yung mga parts, especially yung mga part na dito sa may Ontario, papunta doon sa Nova Scotia, mga Quebec, ganun yung hara sa taas ng New York. So yun, so pinoprotektahan din yun. At maganda dito sa Canada kasi kita nyo naman, yan. So yan ang maganda dito sa Canada kasi pinapahalaga nila yung kanilang rich culture and history. Kaya lahat ng mga sinaunang tao, they're preserving a lot of cultures ng mga
first people of Canada. Kung alam nyo lang din, wala silang mga tax yung mga member ng mga pamilya ito, yung mga indigenous people. Kung sa atin naman, ewan ko ba kung binibigyan naman sa atin ng halaga, syempre definitely binibigyan ng halaga, pero hindi the same level of treatment at saka hindi the same level of parang empowered yung mga indigenous people na dito kasi sa atin. Ayun, nandiyan parang si ano, oh. Gera ng gera talaga yung mukha niya. Pero yun lang, gusto ko lang i-share yun kasi nga, importante kasi sa kanila dito yung parang first inhabitants kasi naalala ko sa Boracay, yung mga local, yung mga first inhabitants ng Boracay, yung mga unang, sinaunang tumira sa Boracay, eh biniro lang ng mga kapitalista, kawawa naman sila, tapos binenta yung mga lupain nila, ang binayad isang motor lang, ganun-ganun. Kaya yun, puro na lahat ng mga ano doon, kawawa na yung mga unang tao doon, hindi na pinagbigyan ng halaga. Sad thing for us, pero laban lang tayo. Eh, ito na tayo, dito na tayo sa mga maraming mga armas talaga. So, mga gabi na talaga yung mga war na to, guys. Heavy talaga. And alam nyo ba na ang Canada ay, ano siya, isa din siyang colony ng United Kingdom. And, ayan, ang dami-dami mga tanki de guerra. So, gabi talaga ang support nila. Ang dami-dami nilang, ano, ang dami-dami nilang sasakyan na pandigmaan. Very advancing technology din nila during that time. So, kitang-kita nyo naman. Ganon, so, ayan, marami din siyang, marami kang matututunang lessons pag nandito ka kasi nga, syempre, history will always tell us valuable lessons, diba? Charot, English yun, ha? Ayan, may mga pailaw dito sa gilid, parang may pa-warning, pero doon bumaba kami dito para makita namin sa closer look, sa mas malapitan, itong mga magandang tanki de guerra na ginagamit nila. So, may mga, may evolution din yung mga tanki de guerra from the old version sa mga, hanggang sa mga highly advanced, technologically advanced din na mga, ano na siya, bulletproof, mga ganun, mas strong power na siya. Tapos ganun, mga helicopter, mga panlaban sa digmaan pa rin, ganun. O diba, isipin nyo kung nakanong ka, aray, Diyos ko, kung tamaan ka doon, Diyos ko ba din, sa tayo pupulutin. Diba, may mga ganyan, mga trucks. So, na-preserve nila ito kasi alam nila din na it will teach us, they will teach the, ano, the importance of peace. Kung hindi, dahil sa mga pinagagawa ng mga taong ito, mga sinakripisyo nila and all, ganun, diba? So, we are reaping the fruits of this war, the freedom that we are enjoying right now, ganon, charot. English naman. But yet, inshao. Diba? But iba't ibang ano talaga, dami talagang ano, kulang na kulang ang one day mo pag nandito ka sa dami ng pwede mong ma-explore at saka mapagkukunan ng idea. So maraming mga tao na very ano din sila sa war, especially mga veterans, very enthusiastic sila about war, and I think kung pumunta sila dito, marami sila kasi sila matututunan at saka maraminis ng mga ano, mga happy memories din kahit paano. Mga nakasama na dito yung pagpasok namin dito, mga bata. So I think mga parents, mga families, they're teaching their kids while they're young kung ano yung importansya ng war at saka ng peace. Ayan, oh my God! Pinagsasabihan nila kaming ano, 3 minutes lang yung walk papunta sa ramen station. My God, dyan kami galing, oh. Dyan kami sa war museum, nagka-war na lang hanggang sa naging peace na lang, tapos paakit kami sa bundok. Wala pa rin ramen station. Parang ganun ang mga bahay-bahay dito, parang char-char. Tignan nyo, ha? O, ganun, o bahay dyan. Hindi na bahay, ha? Ay! Parang townhouse na, dikit-dikit, ano ba? Hindi naman duplex ito, magkadikit. Detached. Ito, detached. Yan ang detached. Detached house. Parang box, parang ano lang din, oh. Container van. Diyos ko dyan din, oh. Nga. Bakit pa na kami, guys, ha? Oh my God. Woo! Dito maganda. My Vietnamese pho. Hoy!
So yan, lalakad kami dito and pupunta kami sa ramen station, parang Kuichi Ramen Restaurant. Kasi we're all hungry and we're here, malapit na daw kami. Tapos ito siya, ang pangalan ng restaurant is Kuichi Ramen. So yan, pasok na tayo guys. And let's see what's there. Feeling ko masarap. So, edit. Itadakimasu! Kailangan kain lang isa po ng phone. Sarap ng Lucky Me. Handful. Kulot yung noodles nila, so hindi siya handful. Char. No? Hindi siya handful, no? They're still okay. Okay na lang yung ramen. Oh my God, there's... Ano magbayad na totoong mayaman? Go! Right there. Ay, balay yung malay. Cancel. Ano? At ito nga, mabagal na kami maglakad kasi very, very busog na. But we're here at Chinatown ng Ottawa. Alam niyo naman guys, kahit saan tayo magpunta, may mga Chinatown talaga kasi marami din talagang Chinese all over the world. So, dito very very solemn banda, but it's a very nice residential location or residential part ng Ottawa. So, yun, very busog kami and nade-decide kami dito kung uwi ba kami o hindi. So, ay may chat time. I bet ko talaga mag-milk tea pero parang kung Philippine. Piling ko hindi na magkakasya sa chan ko. Ay, naswerte na kami sa aming Uber. Mag-Uber kami pa away. Let's go! Hello, hello! Magandang gabi po! Dito na kami sa Ottawa downtown area. Dito kami sa may Ottawa sign. Dito yung ganda, diba? Kasi nagpahinga kami kanina. Nagpahinga kami ng mga ilang oras. Tapos punta kami dito. Kasi we had to spend our last night together in a very nice way. Kaya yun, nagkisipag inuman. Cheers daw. Cheers sa mga friends. Sa mga bagong friends. Sa mga plans ng mga friends. Woohoo! Yan, may wine siri. Tapos, yan may mga pinili kami mga pagkain on the middle. Siyempre naman, diba? Dapat kami mag-enjoy. Kaya ito yung last night namin. And at the same time din, ito na din yung parang medyo late birthday celebration ko. Kaya may binili akong pagkain para sa kanila. Nag-enjoy naman kami. Masarap namin pagkain. We're at the downtown area. We have actually fully immersed ourselves into binge drinking and eating. Kain na lang kain. Ito, masarap ang chicken and latas. And parang ketchup, ganun. Mayo, pangyan. Yun, so, sarap ang mapagkain. Nag-enjoy kami kasi, di ba, dapat pag-enjoy natin yung sarili natin. Kahit pa marami tayong iniisip na problema, enjoy pa rin tayo. Kain tayo ng kain. Tapos inom ng inom. Si Charles na mamumula na. And ayan, so medyo lasing na din si Vading. Feeling pretty na. Tingnan nyo, oh. Di ba, ang ingay-ingay ng music, ah. Di naman pwedeng ipa-ano, kaya... Yun, nag-inom na lang ako, naubos na yung beer ko. Tapos may mga baby boy sa likod. Oh my God! Kaso, di pwede makita. Kasi, di ba, bawal invasion of privacy. So, kami na lang. Ito na lang mga kaibigan ko, binidyohan ko. Di ba, marami mga discussions. Gabi yung mga discussions namin. From very funny to very serious. Kakaiba talaga mga kaibigan to. Yan, pepakata-kata na lang. Kasi medyo tinamaan na si Bading. Yan, another order ng beer. O si Adam din, hindi pala tinamaan ng kalasingan. Tsaka si Charles. Tsaka si... parang...
So at least man lang naging masaya kami, di ba? Kahit papano, that's the one of the most important things. Si Anna, look at her, so pretty. Oh, yan. So, that's all for tonight. We had a really, really nice time in our last night stay here in Ottawa. Kaya enjoy na muna namin. Tapos, ininubusan namin lahat. Konting beer na lang. Tapos may pa-cheers, cheers. Mga feeling, ano. O, diba? O, ay, si Charles, pula-pula talaga. Yan, masaya-masaya kami. Maraming salamat po for being with us. Kita ganyan yung lasing na mukha ko. Thank you very much for being with us and joining us on our second day of our Ottawa journey. Maraming salamat po. And, yun nga, ito po yung kabuuan ng isang buong magandang bakasyon dito sa Ottawa. This is Easter's, hindi pala, this is Saturday before the Easter pala. The next day pala yung Easter. Yeah. Medyo masarap magbakasyon during this time. So have a good day, everyone. That's all for tonight. Goodbye. See you.